Nagkilos protesta ang transport group na Piston dahil sa ika-apat na ligong malakihang pagtaas sa presyo ng diesel. Ayon sa transport groups, kung hindi magbibigay ng fuel subsidy ang gobyerno, mapipilitan na silang isulong ang taas pasahe. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Nag protesta transport group na Piston laban sa malaki ang taas presyo sa produktong petrolyo. Nabubunta lang anila higit kalahating araw na pamamasada sa pambayad sa diesel. Halos 81 pesos per day yung nawawalang kita sa ating mga driver. Kaya pag tinignan natin sa loob ng 25 days ay halos 2,400 plus yung direct na nawawala na dapat ito ay ginagamit na ng ating mga driver at mga operator sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa ika-apat na sunod na linggo, tumaas ang presyo ng diesel at kerosene. Ikatlong sunod na linggo naman para sa gasolina. Dahil dito, pumalo na sa higit 9 pesos sa net increase sa presyo ng gasolina, halos 7 pesos naman sa diesel. Ayon sa Department of Energy o DOE, dahil ito sa tumitinding tensyon sa Middle East pati ang energy delivery disruption sa Amerika bunsod ng Hurricane Milton. Mismo galing sa Department of Energy, ay mayroong 45 days na supply tayo ng krudo. At itong ginagamit nating krudo sa kasalukuyan ay mas nabili pa natin ito sa mas mababang halaga na umaabot ng 80 per barrel yung presyo sa international market. Kaya tumihingi na ang ilang miyembro ng transport groups ng fuel subsidy. Balit sa ganang akin ay hindi ayoko magtaas ng pamasahe sapagkat ang barrel ipinapasa na natin sa mananakay. Samantalang po pwede ba tayo manghingi ng subsidy o subsidy sa national government through DOTR. Pero para sa ibang grupo, baka hindi na maiwasang humirit ng dagdag pasahe. Para naman makapagpatuloy na makapagkawa na buhay na maayos ito mga driver natin. So wala ka ng pagpipilihan kundi TGF yung PRMP. Karamihan sa transport groups may nakabinbing hirit na taas pasahe pero hindi pa ito na pagbibigyan ng pamahalaan. Samantala, sa isyu pa rin ng taas pasahe, kinumpirma ng Civil Aeronautics Board o CAB na umihirit ang tatlong airline companies ng daan-daang pisong taas airfare. Hirit ng grupong Airport Watch, tila resulta ito ng pag-takeover ng private operator na Nunaia Infrastructure Corporation na pinamumunuan naman ng San Miguel. Gayunman, sinabi ni CAB Deputy Executive Director Attorney Maria Elben Moro, pag-aralan pa ng board ang hiling na airfare adjustment at idadaan sa public consultations. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.